topic natin ngayong araw ay paano pababain ang mataas na level ng uric acid o yung tinatawag na gout. Pag sinabi kasing gout, dito nag-iipon yung mga uric acid crystals sa kasukasuan natin. Anong mga kasukasuan yun? Tulad ng tuhod, yung ating ankle, tapos yung malaking daliri o hinlalaki sa paa, siko, sa may pulsuhan o wrist, at sa mga daliri. Yan ho, dyan ho dumadami at dyan sumasakit. Ano ba ang sintomas o paano nyo malalaman na gout pala ito? Mapapansin nyo, parang may tumubong laman dun sa mga parteng sinabi ko. Tapos masakit ang inyong mga daliri, mamumula, mainit, at masakit. So masakit kamay tsaka paa. Tapos, una, hindi masyado, parang akala mo manhid lang, pero pasakit ng pasakit habang tumatagal. At ayaw din natin na laging maraming uric acid crystals kasi apektado nito ang ating bato or yung tinatawag na kidney na maaaring magbuo at maging kidney stones. Paano nyo malalaman na gout pala o tumataas ang level ng inyong uric acid? Una sa lahat, magpa-blood test sa laboratorio. Uric acid po ang pinapatest, isama nyo na rin ang inyong creatinine. Tapos, tatanungin kayo ng doktor, i-examinin, may lahi ba kayo. Minsan naman, pag nandun sa tuhod, pwede hong kumuha ng likido na nandun sa tuhod. Ia-aspirate o kukunin ng heringilya, tapos titignan sa ilalim ng microscope. Titignan kung merong uric acid crystal. So, yan ho yung mga test para malaman talaga kung tunay na gout ang sakit nyo. Yung iba kasi magsasabi na gout, napakarami ho, 300 o higit pa ang klase ng arthritis. So, bago nyo sabihin gout, sana po na blood test kayo, na uric acid test tayo. Ano ang gamutan? Una sa lahat, lifestyle ang babaguhin natin. Ano yung mga remedyo sa bahay? Ngayon, sasabihan kayo ng doktor na kumain ng mga pagkaing mababa sa purines. Sasabihan muna kayo, iwas sa mga lamang dagat, kasama dito yung mga dilis, tawilis, galunggong, tapos iwas sa mga karne, kasama na yung atay ng baka baboy. Iwas sa beer at alak. Iwas din sa mga matatamis na inumin dahil nakatataba ito. Gusto natin tamang timbang kayo. Ito naman ang mga dadamihan natin. Prutas, gulay. Pag nga meron kayong gout o mataas na uric acid, gusto nga natin mag-vegetarian na kayo. Ayaw natin na puro karne ang inyong kakainin. Pwede niyong damihan ang inyong carbohydrates. So pwede yung mga tinapay, kanin, mais, kamote. Tapos, pwede tayo ng mga low-fat dairy, mga milk at yogurt. Nakakatulong din ho yan. Tapos, sabi nga ng Mayo Clinic, yun daw kape, nakakatulong din magpababa ng level ng uric acid. Lumabas yon sa mga pag-aaral. Tapos, nakita rin nila na ang vitamin C ay nakakapagpababa ng level ng uric acid. So, pwede tayong kumain ng mga lemon, dalandan, kalamansi, at saka yung mga prutas na maraming vitamin C. Yan ho. Higit sa lahat, kailangan ho nating uminom ng maraming tubig. 8 hanggang 12 basong tubig kada araw para mailabas ng katawan yung mga uric acid crystals. Tamang timbang, huwag ho tayong magpapataba. Ngayon, kapag nagkaroon ng atake ng gout, huwag ho munang gumalaw-galaw. Mas maigi naka-bed rest sa unang 24 oras. Kailangan ho para mabawasan yung inflammation. So, pwede nyo hong itaas sa unan kung paa yung masakit at pwede nyo rin pong lagyan ng ice pack yung masakit na parte. Ngayon ho, ano ba ang gamutan sa gout o mataas na uric acid? Yung tinatawag na colchicine sa unang 24 oras o habang may acute attack ng gout. Tapos bibigyan kayo ng mga maintenance katulad ng allopurinol at febuxostat. Yan ang nire-reseta ng mga doktor.
pwede rin kayong bigyan ng mga gamot, yung mga over-the-counter drugs para sa kirot. So sana po itong mga pagkain na to mas damihan natin. Ulitin ko lang, ito po mga anti-inflammatory, kaya dadamihan nila mga pineapple, luya, strawberries na meron tayo. So gulay, pruta, so sana po hindi na ulit umatake ang ating gout. Salamat.